So magsisimula ako sa mga tanong kay Ms. Alice. So after months of evading the Senate, ngayon nandito ka na. Sumagot po kayo ng kompleto at makatotohanan sa aming komite. Dahil ang komite po namin, pinatratong maayos yung mga nagsasabi ng totoo sa amin at rumerespeto sa aming komite at saka sa Senado. Naintindihan niyo po yon, Ms. Alice? Opo, Madam Chair. Alright. So, can you finally confirm before this committee? Kayo ba si Guo Huaping? At bago niyo po i-invoke no, yung right against self-incrimination, hindi naman kayo yung nag-file ng inyong late registration of live birth, diba? So, you are not incriminating yourself. So, are you Guo Huaping? Madam Chair, may mga kaso na po na final po sa akin po sa court, kaya hindi ko po siya masagot po sa inyo ngayon. I don't think yung tanong ko ay may kinalaman sa kaso sa inyo, lalo na may prueba nang na-establish ang NBI at yung isa pang ahensya, kinukumpara yung fingerprints ni Guo Huaping at fingerprints nyo bilang Alice Guo at parehong sinabi nilang magkaparehong taong ito. So, you know, for your own sake at para sa kabatiran ng aming komite, just one last time on this very simple, fundamental question. Ikaw ba si Guo Huaping? Madam Chair, hindi ko po kinoconfirm at may kaso na po sa akin sinampa. Sasagutin ko po sa korte po. Madam Chair, well, may yes, I... Yes, one related question. Madam Chair, may I invoke? I am not going to invoke or raise a point of order, but may I invoke Section 19 of our Senate rules, which states the privilege against self-incrimination. A witness can only invoke his right or her right to self-incrimination, Madam Chair, only when a question which tends to elicit an answer that will incriminate him or her is propounded to her. However, Madam Chair, the witness or the resource person may offer to answer any question in an executive session. So I would just like to invoke that, Madam Chair, because the chairperson already stated that it will not in any way incriminate her, Madam Chair. Just to put that on record. Salamat, Sen. Joel. Exactly. So inulit, no? Yung sinabi ko na sa inyo kanina, di naman kayo may incriminate simpleng tanong kung sino ka. And additionally, unless hihingi pa tayo ng executive session, no? Lilipat pa kami kasama nyo sa ibang kwarto para lang masagot nyo sino ba kayo talaga or palalabasin ng chair lahat ng mga taong ito para lang mag-executive session. And I would like, and before I proceed, I just like to recognize the presence of Sen. Lawrence. Salamat, Sen. Lawrence, for your good morning, participation. Madam Chair. Good morning po. Miss Alice, gusto kong ipaalala sa'yo na ayon mismo sa Korte Suprema, in the case of Office of the Court Administrator versus you, quote, the right to self-incrimination does not prohibit legitimate inquiry in non-criminal matters. So yung tanong na, sino ka ba? Ikaw ba si Guo Huaping? Hindi yan criminal matter. Hindi yan bagay na isite kaugnay ng mga kaso. Identity questions are within the purview of the committee. The Senate has a right to know. Sino bang kausap namin? Yung talagang totoong taong akala namin or ibang tao. No? The Senate has the right to ascertain who the resource persons are, who you say that you are. Sige, rephrase ko na lang. Okay, do you have something to say at this point, Ms. Alice? Opo, Madam Chair, ako po si Alice Guo. Well, napatunayan na po namin na hindi kayo si Alice Guo. Kayo ay totoong si Guo Huaping. Hindi lang ang komite ang umabot sa ganyang conclusion, ang NBI mismo at ang isa pang ahensya. If you insist na to answer kung kayo si Guo Huaping, i-rephrase ko yung tanong ko. Ang tatay mo ay si Guo Jianzhong at ang nanay mo ay si Lin Wenyi, tama ba? Ang tatay ko po si Guo Jianzhong po, Madam Chair. At ang nanay si Lin Wenyi. Nako, Miss Alice, binabaliktad niyo na yung sinabi niyo sa isang previous hearing, no? Yung bank document na to, nililista ninyo kasi bank document mo ito, nilista mo dito bilang nanay mo si Lin Wenyi. So, baliktad na, pinasinungalingan mo yung sinubmit mong bank document noon sa sinabi mo ngayon na hindi mo nanay si Lin Wenyi. You were born in China, not in Tarlac, tama po ba? Ang alam ko po, I was born in Tarlac, Tarlac po, Madam Chair. Ang childhood mo, mula sabihin natin 0 to 12 years old, ay sa China, tama? Kaya wala kang maalala, wala kang makwento sa amin ni isang alaala ng pagkabata mo sa Tarlac, di ba? Yes, Sen. Lawrence, for one related question. Nag-off na po siya, pero maliwanag na nagsisinungaling kung saan siya napanganak. So, I bring that to the body. Opening pa lang, nagsisinungaling na. Alam naman nating lahat na may mga ahensya ng gobyerno na nagbigay ng mga birth certificate at inamin na nila ng PSA sa mga dayuhan at kasama siya doon. So, umpisa pa lang, ini-insist niya, pinagpipilitan niyang napanganak sa Tarlac.
wala na pong maniniwala yan. Alam na po natin yan. So I'm just putting that on record. How can we extract the truth if the first question, wala pa ngang question, ay nagsisinungaling na? Salamat, Sen. Lawrence. So, thank you. At nakahanda na nga, at lalong tumitiba, yung ihahaing motion ni na Majority Leader at Sen. Joel at the proper time. Madam, yes, Sen. Rafi, for one related question. Noong May 22 this year, hinamon ko si Alice Goo kung willing siya mag-undergo ng lie detector test. Hanggang ngayon, okay ka pa rin ba, Ms. Alice Goo? Papayag ka pa ba magpa-lie detector test para malaman natin yung mga sinabi mo, ibabangga natin doon sa mga alam namin. Are you still willing? Ms. Alice. Madam Chair, pwede ko po i-consult po muna. Sino ang ipo-consult mo? Consult ko po sa lawyer po muna. Alright, you can do that during this hearing. Ay, thank you po. Balikan po namin yung tanong na iyon during this hearing. Thank you. Yes, Senator, very related. Madam Chair, obviously, itong nambasto sa Senado ay wala pa rin konsensya para magsalita ng katotohanan sa atin, Madam Chair. Yung simpleng tanong nyo kanina, Madam Chair, siya ba si Guahuaping? Kahit po magsinungaling siya, hindi siya sumagot kung ano-anong sabihin po niya sa atin. Madam Chair, ang NBI mismo ay nagkaroon ng fingerprints ni Alice Go at nitong si Chinese National Guahuaping. At in-establish po doon na match and the same person si Guahuaping at si Alice Go. So ang tanong na lang siguro, Alice, ikaw ba naniniwala doon sa pagmamatch sa fingerprints that match na ginawa nitong NBI na ikaw si Guahuaping at si Alice Go ay iisang tao? Ms. Alice. Madam Chair, honestly po, hindi ko po alam kung paano po nangyari. Basta ako, alam ko po, ako po si Alice Go po. At pasensya na rin po kung hindi po kayo naniniwala. Ako sinasabi ko, as much as possible po, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat at sa mga magiging questions niyo rin po sa akin mamaya. May consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Well, tatanungin ko rin kayo tungkol diyang sinasabi niyong safety niyo mamaya. Pero ibig sabihin din, bawat tanong namin ngayon, dahil paiksi na yung panahon, pasara na yung window of opportunity niyo, bawat tanong namin ay pagkakataon sa'yo magsabi na ng totoo at huwag nang magsinungaling sa komiteng ito. Yes, Ms. Alice. Madam Chair? Short interjection. Yes, Senator Roy, for one related question. May ask from the chair, pwede natin ipaklaro sa kanya ano yung safety consideration na sinasabi niya? Para maklaro tayo, kasi kung palagi siya mag-inom ng safety, hindi natin alam kung anong safety na sabi. Kung meron bang interesado sa buhay niya na isang malaking sindikato na siya ay papatahimikin o ano bang safety na sinasabi niya, Madam Chair? Ms. Alice, tatanungin ko rin sana sa iyo yan mamaya ng konti. But briefly, simulan niyong sagutin yung tanong ni Senator Roy. Ano ba yung sinasabi niyong safety na iyan? Tungkol po sa personal ko pong safety po. Ano yun? Anong threat? Anong safety? So anong threat nakikita mo? Para matulungan ka namin. Sige. May death po. Death? Sino? Hindi ko lang po may discuss po dito in public po. Why don't you discuss it in public? The people ought to know about it. May death po na may... Sino ang nagbabanta sa'yo, sa buhay mo? Kung ayaw mo pang sagutin ngayon, Ms. Alice, hindi kayo makakatakas sa tanong na yun. Tatanungin ko rin kayo dyan. Madam Chair, wala po din naman po akong plan po na takasan po yung question po. However po, mayroon lang din po talaga na safety concern po sa sarili ko po, na security concern po, na death po na minigay po sa akin. Kaya hindi ko lang po ma-discuss po sa public po. Madam, Ms. Alice, nung nakita kayo ni Secretary Abalos, ang una mong sinabi kay Secretary Abalos, tulungan mo ako sa ko. Sino ang nagbabanta sa'yo? Sagutin mo na ng maiksi at diretsyo, Ms. Alice. Sen, pasensya na po, hindi ko kasi masabi po in public. Yeah, so, po, may safety problem nga po ako. Madam Chair, that answer is unacceptable. As far as unacceptable. Pero parang binubola mo yung buong committee sa kanyang safety, pag ganun. Wala namin kung binubola mo kami rito. Pagkatapos mo kaming bastusin, gaganyanin mo kami ngayon, sasagutin mo kami ganyan, pagkatapos mo kaming bastusin, pagkatapos mo kaming takasan, sasabihin mo may takas, di mo masabi kung saan galing yung mo? Hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad? Ms. Alice, pinaalalahanan kita, you never raised security concerns to the committee before. Dito na lamang na-aresto ka na at ibinalat dito. Tatanungin pa rin talaga kita dun sa sinasabi mong death yan, na ngayon lang namin narinig yan. Balikan ko lang muna, yung kumbaga prejudicial question para sa amin, yung identity ninyo. You entered the country as Guahuaping in 2003, correct? Ikaw ay 12 or 13 years old pa lamang noon, correct? Madam Chair, wala po akong record po niyan. Oh, speaking of records, have you ever had a Chinese passport?
Ang alam ko po, Madam Chair, Filipino passport po. Filipino passport? Sa pagkaalam namin, nagkaroon ka ng Chinese passport, hindi mo lang ni-renew, nag-lapse yun.